Isa pa to, mukhang may kinalaman din ang previous administration dito eh. Masyado kasing malawak, napakalaki kasi ng binigay na access sa mga Chinese. Kaya nagsulputan yung mga pogo-pogo na yan. At dahil sa usapin ng pogo na yan, eh, lumutang itong pangalan ni Mayor Alice Guo na nagbigay ng permit sa operation nitong pogo na to na na-raid dyan po sa Bamban Tarlac. At inimbestigahan siya dyan sa Senado. At karamihan ay hindi niya na matatandaan. Trending ito for ilang linggo na. 3 weeks ng trending itong si Mayor Alice Guo. Hanggang sa nagsalita na ang ombudsman. Pinapasuspindi na po ng ombudsman si Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. O yun, ang bilis ha. Suspindido ka muna, madam, habang magsasagawa ng investigasyon. Yeah, the Office of the Ombudsman has suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo and 2 other local government officials for up to 6 months. So, 6 na buwan din yan. Medyo matagal-tagal din yung suspension na yan sa COFFY. O baka sabihin nyo na naman, kasi magkakandak ng prayer rally dyan sa Tarlac. At kaya sinuspindi si Mayor. Kasi yan ang dahilan ninyo eh, mga DDS eh. Kaya sinuspindi si Rama. Kaya sinuspindi si Davao del Norte Governor Kuya Gov. Eh dahil nagkandak ng mga prayer rally. Ito baka sabihin nyo na naman ha. Kaya sinuspindi si Mayor Alice Guo. Excuse me ha. Ibang usapin ito ha. This development came after the Department of the Interior and Local Government filed draft complaints against Guo over her reported involvement with a raided Pogo o Philippine offshore gaming operator in her locality. Imagine mo ba naman, ito yung City Hall. Sa likod na jajaan na yan. Yung compound na yan. Controversial na compound na yan. Pogo pala. According to the DILG, the complaints were filed with the Office of the Ombudsman on May 24. Ang bilis ng action nila dyan. 7, 10 days lang ka-coffee. Nagkaroon agad ng ruling ang ombudsman dyan. At nag-ugat po ito sa pag-issue ng permit sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Nag-issue po sila ng permit dito sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated despite the company failing to complete the requirements and having an expired license from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kumbaga, ang naging papel dito ni Mayor Alice Guo, expired na yung lisensya nito sa PAGCOR at kulang-kulang pa yung requirements, pero binigyan ng permit si Hongsheng Gaming Technology Inc. Eh bakit mo binigyan ng permit yan? Ano yun, kababayan? Given the respondent's power and authority, there is a strong probability that they may influence witnesses or tamper with any evidence material to the case, sabi ng ombudsman. Correct. Kasi kung nandiyan pa rin dyan, si Mayor Alice Guo, siya pa rin po yung nakaupo bilang mayor dyan, eh pwedeng maapektuhan niya yung investigasyon. Baka may mga ebidensya na matanggal or malinis, etc., etc. Kaya sinuspindi muna yan. Other than Guo, others ordered suspended were Business Permit and Licensing Officer. Yan, yung BPLO. Si Edwin Ocampo at si Municipal Legal Officer Aden Siguwa. Yan, suspended din po yung mga yan. On March 13, authorities raided a 10-hectare area operated by Zun Yuan Technology Inc. and found several devices said to be linked to Pogo operations. Over 600 Filipinos and foreigners were rescued during the raid. Napakadami ka, Coffee. At may mga tumakas pa dahil may mga underground, may mga tunnel. The complex was previously raided in 2013. Biruin mo, 2013, na-raid lang yung complex na yan nang ino-operate pa ito ng Hongsheng Technology Inc., which is now being linked to Guo as she applied for the letter of no objection for the complex license to operate. Iba talaga si Mayor, pero simple lang si Mayor, ha? Simple lang, sana all way chopper. The foregoing considered this office finds sufficient grounds to preventively suspend Alice Guo, Edwin Ocampo, and Aden Siguwa considering that there is a strong evidence showing their guilt. Oh yeah. Matibay po ang ebidensya na guilty itong mga tao na ito, that the charges against them involves grave misconduct, conduct prejudicial to the best interests of the service, and gross neglect of duty which may warrant their removal from the service. Medyo mabigat-bigat na parusa yan. Pag natanggal ka na dyan sa pwesto, abay, hindi ka na makakabalik sa government service. Pero okay lang sa kanila yan, mayayaman na yan eh. Baka may mga nagkapera na dyan eh. And definitely may nagkapera dyan.
Their continued stay in the office may prejudice the investigation of the case filed against them, sabi ng ombudsman. Bukod dyan, questionable pa rin po ang citizenship nito ni Guo, dahil di ba ang mga kwento-kwento, inanay niya Chinese, itong Yi Win Lee, at ang tatay niya ay Chinese, na-declared naman yan. Eh kung hindi siya Pilipino, eh bakit siya nakatakbo? Bakit siya tumakbo bilang alkalde ng Bamban? Guo, whose nationality as a Filipino is being questioned by lawmakers, was also found to be the incorporator of Baofu Land Development Incorporated, which owns the land where the complex, home to over 36 buildings, a swimming pool, and the luxury cars, is located. Ayan. Yung lugar na yan, Kakofi, isa sa incorporators. May-ari dyan, si Guo. Ay, tama nga naman, picture mo talaga ng permit dyan. Guo has denied links to the POGO operation. GMA News Online has reached out to Guo's counsel, Alex Advincula, for comment and will publish it as soon as it becomes available. Pero as of the moment, eh, wala pa rin pong comment dyan. Ang mga magulang niya, Kakofi, eh, tumakas na po yan. Wala na po yan dito sa Pilipinas kasi ba naman, eh, may nananawagan na magpa-DNA test nito eh. Si Senator Sherwin Cachalian nananawagan na magpa-DNA test itong si Mayor Alice Guo at itong si isa pong Chinese national na si Win Lee Yin. Basta rambol-rambol yung pangalan na yan. Pero lumabas na raw po ng bansa at kinumpirma po yan ng Bureau of Immigration. Wala na raw po yan dito sa atin. Nakalabas na po yan. Kasi nga naman, baka ipa-DNA test. Marami namang pera itong mga to. Problema, anak nila, nandito na iwan ka coffee at kailangan niyang managot yan. Nako po. Baka i-link nyo na naman yan. Baka mag-prayer rally din kayo dyan ka coffee ha? Baka mag-prayer rally kayo dyan sa Bamban. Campaign nyo na naman yan. Ma'am Maria Sebastian. Hi, Kakofi. Thank you po, Ma'am Maria Sebastian, sa inyong pakulay. At kay Sir Roberto Agsaulio. Tama ba? Agsaulio. Shoutout po sa inyo. Sir Roberto Agsaulio. Marcos Forever po siya. Okay, thank you, sir, sa inyong suporta. Ano sa inyo dyan, Kakofi? Sige, bahagi ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Dahil suspense si Mayor, tambay muna sa farm. Ayun ang mangyayari dyan. Tambay muna sa farm, mag-aalaga muna ng mga baboy kasi tumatay yata ng ginto ang mga baboy. Mabilis si mama na sa farm eh. Si Baste, eh dapat i-drug test dahil sigurado positive din niya sa pulburon. So let Malonzo, my pleasure, Ma'am Carclea. Ang daming viewers ni Ma'am Carclea dito, Kakofi ha. Alright, Kakofi ha, baka di pa kayo naka-subscribe sa Facebook, sa YouTube channel ni Ma'am Carclea. Yan, magaganda rin po yung content ni Ma'am Carclea dyan. Subscribe na rin po kayo. Kay Edgar Arnoco, pakibasa please. Ano po yan, sir? Hindi ko nabasa yung before this, Kakofi. Ma'am Minerva Sor, kay ka, Ma'am Carclea, nagsaba ko sa iyo. Di ko alam kung anong oras live mo. Ma'am Minerva, thank you, ma'am. Ayan, Ma'am Carclea. Ma'am, what time po ang live ninyo, ma'am? At tuwing anong araw po yan, pa-comment na lang ma'am para ma-ano natin yan. Babasa natin. Ayan, may mga bago po kayong subscriber. Kay Lord Lady Senor, mega shoutout ka, Kofi. Hello po sa inyo. Ayan, good PM po kay Ma'am Priscilita Escueta. Alam nila, ayan, sino naniwala, baka nga business pa nila yan. Eh, yun na nga eh, Ma'am Fermin Bobis eh. Yun na nga ang nangyayari dyan. Baka nga kanila na talaga yan. O pwede naman, dami lang siya dyan. May nagpapatakbo at beneficiary lang siya ng porsyento lang sa kita. No? Shoutout ka, Kofi, from the Netherlands. Yan, Waray Gihap, hey, Ma'am Starcy. Diwatang Pilipina, maupay nga gabi, hi mo, Ma'am Adahan, Netherlands. Shoutout po sa inyo. Kay Miu, hello sa iyo, Miu. Nakikinig din po sa atin. No? Sige, ka, Kofi, kuha na ng kape. Move on tayo sa ating next topic.